Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PS. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ni Ramon F. Magsaysay? Dahil anak mahirap at may imahing makamahirap, si Ramon F. Magsaysay ay itinuturing idolo ng masa bago pa magwaging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1953. Naging malaking bintahin niya kay Elpidio Quirino ang mga matagumpay na kampanya laban sa pag-aalsangho. Ipinagpatuloy niya ang simpleng buhay at katapatan sa bayan. Kaya, isang pambansang pagluluksa ang bigla niyang pagpanaw nang bumagsak ang eroplanong sinasakyan sa bundok Manunggal, Cebu noong 17 ng Marso, 1957. Isinilang si Magsaysay sa Zambales noong 31 ng Agosto, 1907, at anak ng panday na si Exiquel Magsaysay at Perfecta Del Piera. Hindi rin katangi-tangi ang kanyang record bilang mag-aaral. Pumasok siya sa Enhinyeriyang Mechanical sa Universidad ng Pilipinas, ngunit lumipat sa Jose Rizal College at doon nagtapos noong 1932 ng komersyo. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay niya nang maging mekaniko sa Triton Company, Teodoro R. Tanco Transportation Company. Umasensyo siya agad na manager at napalakas ang kumpanya bago magkadigma. Sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, siya sumikat bilang leader ng Kilusang Guerrilla. Tinawag tuloy ng Magsaysay Guerrilla ang kanyang unit at nahirang siyang gobernador militar ng Zambales. Naging landas ito sa politika. Kumandidato siya at nagwaging kinatawa ng Zambales noong 1946. Matatapos na kanyang ikalawang termino, nang hirangin siya ng kalihim ng tanggulang bansa ni Pangulong Elpidio Quirino. Ang tagumpay niya laban sa pag-aalsangho ay umakit sa Partido Nasyonalista upang ikandidato siyang Pangulo noong 1953. Napakapopular na Pangulo si Ramon Magsaysay, ngunit pinutol ng aksidente ang kanyang pamumuno. Napangasawa niya si Luz Banzon ng Balanga Bataan at nagkaroon ng 4 na anak, isa si Ramon Jr., ang totoo na mana ng kanyang kapatid na si Hinaro, ang paghanga ng bayan at naging senador din. Bukod sa patuloy na nagwawagi sa eleksyon, lokal sa Zambales, ang apelyidong Magsaysay. May Ramon Magsaysay Foundation din ngayong nangangasiwa sa isang pondo na iginagawad sa mga dakilang Asyano sa iba't ibang larang ng paglilingkod sa bayan. Mga katropa, tandaan sino si Ramon F. Magsaysay. Anak mahirap at may imahing makamahirap ay tinaguri ang idolo ng masa. Sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, siya sumikat bilang leader ng Kilusang Guerrilla.
May Ramon Magsaysay Foundation din ngayong nangangasiwa sa isang pondo na iginagawad sa mga dakilang Asyano sa iba't ibang larang na paglilingkod sa bayan. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas. Bang 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 b